Naglabas ng pahayag ang nagpakilalang head of production ng Miss Universe Philippines na si Borg Rojas patungkol sa Facebook post ng designer ng mga trophies na ginamit sa coronation night ng pageant na si Jeff Albea. Matapos nitong ibahagi na hindi siya binayaran ng pamunuan ng organisasyon sa kanyang serbisyo. Bahagi ng post ni Jeff, Miss Universe Philippines vanished into thin air. They refused to pay me for the trophies I designed and crafted for the coronation night. All the effort, dedication and passion I put in creating these pieces ended up ignored and disregarded when payment is due. Kaugnay nito ay naglabas ng pahayag si Borg Rojas upang linawin ang issue. Anya ay nasurpresa sila sa social media post ni Jeff. Noong nakaraang taon sa Miss Universe Finals, binayaran raw nila si Jeff ng halagang 150,000 pesos kahit walang official receipt. Naisip raw nila na magandang gift sa mga mananalo para hindi lamang ang crystal trophy na mura lang ang maging souvenir items ng mga winners. Nagbayad naman raw kaagad ang production dahil kaunti lamang ang suppliers. Noong nangyayari raw ang Miss Universe Finals ay magulo na lahat sa backstage at inamin niya na nakausap niya si Jeff. Sa araw ng finals, pinadala ang artwork at noong araw na iyon ay doon lamang nila nalaman mula sa assistant ni Jeff na kailangan nilang magbayad ng 75,000 pesos. Dahil sa magulo na lahat sa backstage at walang mayroong hawak na cash, ay sinabi nilang kailangan ng mga dokumento gaya ng billing at iba pa para maproseso ang bayad. Dagdag pa niya ay kausap ng kampo ni Jeff ang staff nila kahit noong June 12 na inaayos lang ang billing dahil sa maraming suppliers sa production mula artists hanggang technicals at iba pa. Lahat raw ng suppliers ay nagpapadala ng billing statement at invoice bago mag-May 22 at naunang bayaran yung mga nagpapadala agad ng papeles. Inamin ng head ng production na nalungkot sila sa biglaang post na ito ni Jeff, gayong magkausap naman sila ng staff. Hindi raw nakasama sa May cut-off ang designer sapagkat wala silang papeles kung kaya sa June 15 na cut-off siya masasama. Kailangan din raw kasi nilang mag-submit ng tamang papeles dahil walang kasulatan si Jeff sa terms. Ngunit gayunpaman ay wala raw silang tinatakasan. Bakit naman raw gagawin nilang takasan ang 75,000 pesos eh nagbayad naman sila sa kanya noong buwan ng Oktubre? Dahil sa malaki ang Miss Universe Philippines, kailangan ng mga tamang dokumento. Bahagi ng kanyang post, nakakalungkot lang na nagpo-post na agad siya na magkausap naman sila ng staff. Hindi siya nakasama sa May 30 cut-off kasi walang papers. Kaya sa June 15 cut-off siya nakasama kasi magkausap sila ng staff. Kailangan din namin sa production mag-submit ng tamang papeles kasi walang kasulatan with Sir Jeff sa terms. Pero kahit ganun man, wala naman tinatakasan. Pero yung tatakasan ang 75,000, bakit namin gagawin yun? Eh last October binayaran namin siya. Pero since malaki Miss Universe Philippines, need namin ng proper documentation. Hindi ang Miss Universe Philippines ang nagkamali dito. Sa production side, kailangan namin ay defend sa management kahit walang billing or invoice. Nag-yes naman agad management sa amin. Pero sa usual na may billing and proper documentation lang. Para pagdating sa failing ng taxes, ma-defend namin ang expenses. Lahat naman mababayaran.